Oo, siyempre, nung nag-usap kami, kasi siyempre, palagay ko hindi lang naman siya, no, kapag yung ibang artista, kapag hindi kasi nila alam yung parang yung approach daw, walang script, hindi sila familiar doon, so parang medyo kinakaba, ano sasabihin ko, walang script, yung parang gano'n, no? So, nung sinabi ko sa kanya na hindi mo kailangan magmemorya, basta pumasok ka doon sa situation, nandiyong ka sa character, ano explain ko sa kanya yung character niya? Kung saan siya nanggaling, kung sino siya, kung ano siya, ilan ang anak niya, asawa niya, ano yung status nila sa buhay. So, kapag alam mo na yun, parang nabubuo yung pagkatao mo. So, alam mo na kung paano ka mag-react, no? And plus, sabi ko, hindi ka kailangan mag-Tagalog, Kabambangan. Eh, mas magaling pa siya mag-Kabambangan sa amin lahat. Pero hindi ho kayo nahirapan din sa kanya. Parang inalalaya niyo din siya dun sa ilang mga tahimik ng mga scenes. Yes, oo. So, actually, wala kaming mga take-two. Wala kaming mga take-two. Poor take-one. Thank you, Direk. Congrats. Okay, Direk Coco. Yes, Direk. Kita. Okay, Direk. Yung ending na yun nanggaling kay Coco. Siya ang nagsuggest. Oo. Kasi sabi niya, bakit ganyan ang ending mo? Masyado akong mabait. Hindi ikaw to. Sabi niya sa akin, kailangan lumabas pa rin ikaw. Ganyan. So, nag-suggestion ng para medyo violent, medyo kakaibang may twist na yun. Actually, ano kasi, na nung ginagawa namin yung film, sabi ko, maganda siya, maganda yung pelikula, maganda yung lahat ng anong character, maganda yung storya. Pero sabi ko, syempre ako, as a bilang tagahanga at manonood ng mga pelikula rin ni Direk Dante, hinahanap ko yung Tatak Brillante Mendoza. Kasi sabi ko nga, pag sinabi mo kasi agad makikita mo agad, anong pelikula? Sino director? Brillante Mendoza. Tapos, pag pinanood ko siya, parang hahanapin ko eh. Hahanapin ko yung, ano niya, yung tatak niya eh. Sabi ko, bakit, ano, nung binuo niya yun, actually nagbigay lang naman ako ng idea. Sabi ko, Direk, sabi ko, okay yan, yeah. Sabi ko, maganda yung film. Sabi ko, pero what if, kung gawa natin ang second version? Sabi niya, ano, nagkukwentuhan lang kami, what if, ganyan-ganyan. Di ba si Mercedes, ganyan natin. Tapos, sa dulo, nilason pala niya kami. Tapos ang ending natin, di ba, patay lahat yung character. Ala, nireveal ko. Baka mo. Sorry po. Tapos, si Kenyo, nag-usap lang kami. Tapos, siya nalasin si Kenyo, ha? Tapos, ganun. Sabi ko sa kanya, kasi siyempre, honestly, nung ginagawa ni Direk Dante ito, ang mindset niya, abroad. Abroad talaga. Kasi alam naman namin, kasi pag abroad, ibang thinking eh, lalo ng European countries, ibang panlasa nila pagdating sa pelikula. Yun ang nasa mindset namin. Tapos sabi ko, ang nakikita ko kasi dito, kung natatandaan yung pelikulang Parasite, di ba? Ginunan lahat tayo na gano'n. Saka bakit tayo matatakot? Bakit lalong-lalo na si Direk Dante, kilalang napakatapang niyang filmmaker. Bakit kaya matatakot? Napakaraming venue na ngayon, lalo na mga sa Netflix, di ba? Ang inaano ngayon, yung kakaiba. Ano yung makakatch sa'yo ng attention? Like ako, bakit ko gustong, sa napanood ko ngayon, bakit ko siya gustong gusto? Kasi iba siya sa mga pelikulang ginagawa ko. Iba siya sa soap opera ang ginagawa ko. Last Metro Manila Film Festival noong December, gumawa ko ng pelikula. Rom-com. Siyempre, as an actor, gusto ko gumawa ulit ng kakaiba naman. Diba? Yung parang anong ibang potahe, ano yung bago ko makikita, ano yung makapag-come on sa akin para bumalik sa sinihan. Yun ang hinahanap ko. Kaya nung pinanood ko yung pelikula kanina, masayang-masaya ako. Hindi dahil kung ano yung collaboration namin ni Direk Dante, kung hindi, alam ko na iba naman yung pelikulang mapapanood ko. Kasi kung ang pelikulang mapapanood ko ngayong Metro Manila Film Festival ay mga pelikula rin napanood ko noong December, ulit lang, sayang. Ngayon nakita ko ang ganda ng lineup ng mga pelikula eh. Kadalasan puro mga indie films, malalalim, bago, bagong approach, bagong mga directors, marami rin mga bagong actors na kasali. Di maganda ngayon, iba yung timpla sa December, iba rin yung timpla sa Summer Film Festival. Parang gano'n lang po. So, ikaw nag-suggest yun ko. So, parang medyo nakuha mo na rin yung style pala ni Direk Brillante. Hindi, tagahanga niya po kasi ako at hinahanap ko sa kanya yung tatak niya. Pero tingin mo mga fans mo para tanggapin ka sa ganitong klase ng pelikula? Kasi po honestly ako, alam ko yung venue na ginagalawan ko. Alam ko pag nasa TV ako, alam ko yung mga manonood na kinikater ko o yung mga tagahanga ko. Alam ko rin kapag gumagawa ako, pag Pasko, alam ko yung ikikater ko. Ngayon, kung ano man yung pelikula namin ngayon, happy ako kasi sabi ko nga, ibang venue to eh. Maaaring pareho ng Metro Manila Film Festival. Pero iba yung mga kalahok.
Ako, mas mag-worry ako, honestly, kung nagpaka-safe kami or you safe yung pelikula namin, sasabihin ko ganun, ah, para rin kaming isa sa mga ordinaryong pelikula na ginawa. Eh ngayon, alam ko na parang ang labanan dito para sa akin, pagalingan, pagandahan, paibahan. Kaya sabi ko nga ngayon, proud ako na alam ko na pelikula ko, na alam ko na may laban kami. Yun po, yun yung ano. Thank you. Hindi pressure kasi nila ako, lalo na si Jacqueline. Ano kasi, iba siguro yung ano, yung pinagsamahan namin. Hindi lang yung parang artista at saka nasa show business. Ganun. Para kasi kaming naging family, naging kaibigan, no? Naging sobrang ano namin. Na sila mismo, alam nila, no? Alam nila yung kanilang craft. At alam nila na kapag nagtatrabaho kami, alam mo yun, parang masaya yung ginagawa namin. Okay, parang walang pressure kahit na sa minsan sa sarili nila may pressure kasi kailangan ganito, kailangan ganyan. Pero sa tape lang yun eh. After that, nakakalimutan na namin yung ganyan. So iba yung gano'ng klaseng samahan, no? Of course, katulad niya, nandito sa Shayna, nandito si Gladys. Maganda rin yung parang nadadagdagan yung, alam ko, kumbaga sa isang ano, ang pamilya, no? Nadadagdagan siya. Hindi siya nababawasan, kundi nadadagdagan siya, dumarami. Saka kung napapansin nyo rin yun, hindi lang naman dito sa pelikulang to, nag-explore din ako ng ibang mga baguhang artista. Direk? Siya pa rin si Coco. Siya pa rin si Coco Martin. 18 years ago, hindi ko siya nakikitang director, hindi ko siya nakikitang superstar. Kasi siguro dahil sa walang nagbago sa samahan, walang nagbago, walang kung ano yung noon, ganun pa rin yung ngayon. So, wala kang makikita talaga yung pagbabago. Pero, ang isang sigurado sa sarili ko, napakasaya ko para sa kanila, sa kanya, ayan, kay Hulo, nakabalik na naman, nandito na naman siya. Tapos si Jane, oo. Kasi hindi mo nga yun, you cannot put a good man down nga, sabi nila, di ba? Kasi si Julio may talent talaga siya. So, hindi talaga siya mawawala. Mahanapin siya talaga ng industriya. So, ayan. Jacqueline, bonus na lang yung pagkapanalo. Pero yung katulad nga sinabi ni Dante, yung samahan, hindi naman nagbabago. Kami ni Dante ang magkakilala, magsimula pa lang. Sa 20s pa lang kami. Pabagets. Kasi ano siya, haligi na pati siya. Sa Takaw Tukso at sa private show, pidi siya ni Chitoronio. So, kung magkumari pa kami, kumpari ba? So, magkakaroon na kaibigan si Dante. Kay Andy, saka doon sa ano. Anak niya, tsaka anak ko. So, lahat ng pinagdaanan niya at saka ako, halos alam na namin ng isa't isa. Tapos si Coco, naipanganak, tapos dumami ang anak. Si Juray, makakasama tayo sa Takaw. So hanggang sa dumami ang anak ni Brillante, kumbaga naging pamilya na kami, naging sabihin, hindi mahirap magtrabaho na. Kasi sasabihin lang niya, oh ito Jane, bahala ka na, ito gusto ko, alam mo na. Parang mas madali yung trabaho. Kumain lang ako sa pelikula. Yun. So, wala. It's, you're just there doing your thing. Hindi mo alam kung anong kwento kasi hindi naman sasabihin. Kahit anong pilit gawin mo. Parang Coco, no? Pati Marosa, hindi ko naman alam kung anong mangyayari doon. Basta you go by the flow. Kung ano lang yung sabi niya, oh, lumakad ka dyan. Hindi ko alam kung bakit, basta lumakad ka. Sa Marosa kumain, hindi siya pagiging best actress siya eh. Kumain lang siya ng baseball sa ND eh, best actress. Wala pa pagbago. This time naman yung kwento ni Coco. So, privilege po for me na makita po yun, mapanood, and at the same time, ako po mismo maging parte ng napakagandang proyekto. Yun po. Ano po? Siyempre, takot-takot-takot noon. Tawag ko ang tawag kay Ate Jane. Yung kami ni Ate Jacqueline, matagal na kaming nagkakatrabaho. 9 years old pa lang ako.
Loving Leors, nanay ko na siya. Sabi ko na yun. So, sabi ni Jane, syempre siya yung talaga matagal na pong katrabaho ni Direk Prilad. Binanood ko uli lahat ng pelikula niya. Nasa van ako, first shooting day namin ng APAG. Takot na takot din akong kahit kilay, medyo mapakapal. Halos wala kaya ako mapapansin niyo, walang-wala po talaga. Makeup, hina-guard ko talaga yung sarili ko dahil din sa Road Plus. Tama rin naman po, kakamatay lang ng papa ko noong October. And then December, first week, ginawa namin yan. So nung sinasabi sa akin ni Direk Brillante sa text na, may movie ako, pida ka, sabi niya. Parang hindi ako makapaniwala kasi si Direk ka nag-rebrand sa akin, ha? Di ba? Bilay ko lang to. Dahil wala ako inoke dito, di ba? Hindi ako kontrabida, ibang-ibang-iba. Sa lahat po ng mga nagawa ko in teleseries and some of my movies. At makatrabaho pa, of course, Miss Jacqueline Jose, Kuya July, di ba? And Coco, thank you. Dahil tinanggap mo talaga to. Buti na lang hindi yung isang na to. Ikaw na. Yeah, joke lang, joke lang. Pero kasi po, dahil syempre iba yung naging impact talaga, di ba? At yung gustong-gusto kasi talagang gusto to ni Coco. Kaya nakakatuwa na magsa-storycon kami. At sinabing, oy, si Ian na, si Coco na ang gaganap. So, sobrang answered prayer po lahat ito. Kaya, forever grateful to Direk Brillante for this opportunity.